inuman ko lang. So, dapat mag-work. Yes! Dapat mag-work yung mga product na iniinom natin. Did not shave! Ew! Good morning, aking mga darling! Welcome back sa ating channel! Ang bilis lang ng gala namin nila Papa Hapon at nilita Dan at super lakas ng ulan talaga, literally. Ayan, kailangan ko na mahinaan yung boses ko kasi may kausap si Papa sa telephone. So, hinaan natin yung boses natin. Magkakape na ako, mga darling. Kamusta na kayo? So, mga darling, ito, kailangan kong hinaan boses ko. May kausap si Papa doon. Ayun, nakita nyo. Ayun, may kausap si Papa doon. At ang ating little darling ay ito. Hi, everyone! Good morning! So, kumakain siya ng kanyang toasty, mga darling. At ako, magkakape pa pa lang ako. At kukuha ng ating mag. Kailangan ko talaga hinaan yung boses ko kasi si Papa may kausap sa phone. So, mga darling, kamusta na kayo? Pasensya na kayo. Ang hikli lang ng vlog kahapon, ha? Kasi, ang lakas ng ulan. Tapos, hindi ako makapag-vlog kasi wala talaga nakikita sa daan. Ang lakas-lakas ng ulan. Grabe. So, magkakape na ako, mga darling. Kanina kayo at late na. Ay, mga darling, at tayo nagkakape-kape na ng ating cryolipo. Gusto pala sabihin sa inyo ng mga darling na super happy ako dito. Hindi po ito sponsor kasi binili ko to kay Ate Yen talaga. At si Ate Yen, in-import niya to from Philippines to the Netherlands. So, may mga binayarang tax din si Ate Yen. May nagpo-post na lang sa likod ko. Binayaran niya ito. At hindi po niya ako binayaran para magsabi ng maganda dito sa cryolipo. It is based on my experience since December na ginamit ko to. At very happy ako. Yes, darling. Oh, water. Ayun na, sa labi sa anak. Hingi na tubig. So, yun nga, gaya na sinasabi ko sa inyo mga darling, hindi po nila ako binayaran. Ako pa po ang nagbayad at try and tested ko na ito since December. Kahit tanungin nyo pa po si Ate Hen. At pangalawang buwan ko ito ngayong January at umorder pa ako sa kanya ng extra for dadating na February. As you can see naman mga darling, iniinom ko talaga siya. At very happy ako. Siguro kung hindi ko to ininom noong December na Pasko, masiguro nag-gain pa ako ng mas madaming weight. Kasi, di ba nag-diet ako before, a month before the Christmas season. Tapos, nag-gain ako ng weight, yes. Hindi po tinatanggi yun. Pero, yung gain po ng weight, hindi to the highest level. Kasi, from 72 kilos, naging 64 na ako. Tapos, after Christmas and New Year's season, is naging 67 po ako. So, 3 kilos almost ang aking na-gain. Tapos, after that New Year's season, nag-gain ako ng weight na naman, naging 69 ako, which is not really good. Pero, kung hindi siguro ako nagka-cryolipo at nag-watch out din sa diet ko, baka siguro more than, bumalik lang din ako sa dating weight ko na 72 or baka mas madami pa. So, I'm really happy dito. At saka, ang masasabi ko lang po, hindi po tayo pare-parehas ng resulta. Probably sa akin, nababaga lang kayo. Or probably sa akin, nabibilis lang kayo. Or dun sa mga nakapag-try na is hindi pa po nag-work. Kasi po, kung aasahan nyo lang ang cryolipo, tapos kakain kayo ng kakain ng madami, it's useless. Nasa sa inyo rin po, kung nagugutom kayo, tapos kakakain nyo lang, try to drink more water, more fluids, more vegetables, more healthy. Kasi kung laging aasahan nyo yung mga product na iniinom nyo, hindi rin po maganda kasi niloloko nyo lang po yung sarili nyo. That, ayan, kain-kain na kain, tapos sabi nyo, iniinom naman ako nun. So, dapat mag-work. Yes! Dapat mag-work yung mga product na iniinom natin. But, we have to do our part din po. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Sa mga nagda-diet po, try to train muna po yung utak natin na less ang kinakain natin kesa sa mga nagka-crash ng diet at hindi po yun healthy. It will not bring you good. Mag-yo-yo-yo effect lang po. Yun lang po. Habi na damay ko sinabi, no? Okay, mga darling, magkakape na talaga ako at concentrate na sa kape. At mamaya, maglilinis kami ng bodega namin. Gusto nyo bang sumahali kayo at maglinis tayo ng bodega? May sinasabi na naman po itong maliit na bata sa likod ko. Kape-kape na.
1 hour later. Hi, Nidhaw, Lana, huwag ka umiyak. Hi, Papa, hi. Maglilinis na kami ng bodega namin at maglilipid ng mga kalat doon. Tignan mo naman ang ating little darling, talagang humiga siya doon. Hey, mga darling, tutulungan ko na si Papa magligpit at marami-rami-rami to. Kaya kailangan ko siyang tulungan at ang ating little darling ay nagsisimula na doon. So, magligpit lang kami. Ayun o. Oh. Nagbabacuum na si Papa. Hi, Papa. Thank you. Napagod na. Hi, darling. Uy, hello. A few moments later. Dito na kami sa bahay mga darling. Nanginginig ako sa gutom. Kasi di ba ako makain kanina. Nag-coffee lang ako. Kaya ito kumakain ako ng yogurt. Nilagyan ko ng fresh blueberries. Sumusubo na ako. Kasi sila Papa nagliligpit doon. Sa alis uli kami. Kasi meron kami dating gulong ng BMW doon. Mamigay na lang namin. 2,000 years later. Tapon na namin yung mga basura namin, mga darling. Nandito kami sa malaking tapunan. Number 3 daw kami pupunta. Tapos itatapon na ni Papa. Doon. Doon itatapon ni Papa. So, ayan. And si Papa na yung gumawa, mga darling. Kasi, alam niyo naman, hindi pa magpwede magbuhat ang lola niyo. Hindi. Hindi ko naman din kailangan tulungan si Papa dahil hindi ko rin kayang buhatin yung mga itatapon niya doon sa likod. Itatapon na namin yung mga lumang gulong. Ayan. Kami ding taong mga nagtatapon dito. Tignan nyo. Ayan sila. Tinatapon kasi may mga dapat na lalagyan na pagtapunan ng mga bagay-bagay dito. Ayan. Ayan. One hour later. Mga darling, ayan, nandito na kami sa bahay. At bumili ako ng manok. Magsisinigang ako ng manok. Para mahigop. Super lamig sa labas. Grabe. Nanginginig yung mga kalamnam namin ni Papa. As in. So magluluto ako mga darling. At magchismisan tayo later. Kasi, Diyos ko, talagang masarap humigop ng sabaw. Bumili ako ng mga gulay. Ito, basilikum thais. Na basilikum. Kasi gusto ko mag-green curry, di ba? Tapos, paprika, bell pepper. At ang mga maliliit yung snack. Ito, ayan, dami, di ba? Saka ito para sa juicing ko. At ang favorite ng little darling natin, ang carrot. Ayan. So, magluluto ako ng sinigang, mga darling. So, ayan, mga darling, habang naghihiwa ako ng merienda ng ating little darling na paprika or capsicum, sila ni Papa naglalaro dun sa sala. So, hihiwa ako ng mga makukutkut nilang gulay. Kasi alam nyo na, kakarating lang din namin, gusto din mag-relax ni Papa, ang dami din ginawa ni Papa. Ito, naghihiwa ako ng paprika para may makutingting ang ating little darling at si Papa doon. Naglalaro sila ng cards. Ayan. So, magre-relax sa sofa para mamaya hihigop kami ng sabaw na masarap at magre-relax. Yun ang gagawin namin mga darling. Mag-chill-chill. Kasi syempre, free si Papa. Finally, makapag-relax siya. At bukas, maglilinis kami ng garahe sa likod kasi dami ding mga bagay na na-notice namin na ang tagal na pala namin hindi ginagamit. Tapos hindi na namin alam na hindi pala ginagamit yun. So, nag-acquire lang ng space dito sa bahay. Dumudumi din yung bahay. So, ayan. Madami na kaming naligpit doon sa bodega. So, ayun. Magliligpit pa kami. Same. Wala naman kaming gagawin this weekend. Night as well na maglinis dito sa bahay. Kaming tatlo. So, ayan. O, diba? Napaghiwa na ako. So, dali natin sa kanya. Lalikay. Tingnan nyo. Naglalaro sila doon. Tingnan mo. Hi! Magbigay kita, Hindi daw pwede tumingin. Papa! Ito na. Lalaro sila. So,
ako'y magluluto naman, mga darling. Mga darling, nagluluto na ako ng sabaw or sinampalukang manok. Kasi ang masarap yan ngayon sa panahon na to. At yung dalawa doon, nagre-relax na talaga sila. Nakaka-cause din ng energy yung maglinis, alam nyo yan. So, yan, mag-relax na. At saka, syempre, si Papa, the whole week na nag-work. So, kailangan din niya mag-relax. So, let's give it to Papa. Ako din naman ay nagluluto. So, hindi rin naman kami makapag-chika. Mamaya pa kami makakapag-moment pag nakapagluto na ako. Eto mga darling, nag-request din si Papa ng pritong manok. So, imamarinate ko siya sa crispy fry. Alam nyo yan. Para masarap. At ang Pinoy na Pinoy, ang manok. Actually, itong crispy fry, may tumatawag sa akin. Wait lang. So, ayun, tumawag yung doktor ko kasi nanghingi ako ng gamot sa allergy dahil ubos na ang gamot ng allergy ng lola nyo. Kumakaway ako dun sa So, dumating na yung in-ordered ko din kay Ate Yen. So, ayan, kaway-kaway tayo sa mga nagdadala. Ito, di ba? Ayan. Dinadamihan ko ng ano kasi masarap tong garlic flavor ng crispy fry. Actually, mamarinate ko muna to habang nagluluto ako ng sinampalukang manok para pumasok talaga yung lasa nung crispy fry dun sa manok at saka para mawala yung lansa ng manok. Alam nyo na. Ayan, hugas-hugas muna tayo ng mga kamay, mga darling. At ligpitin ang mga, hindi ganyan nakakalat yung mga ano ko dito. Yan yung mga gulay na gagamitin ko, nilalagay ko dito. Tapos ayan, ligpit-ligpit lang tayo dito. Ayan. Tapos maghalo-halo lang tayo ng mga niluluto natin. Alam nyo na. Ayan, di pa naman luto itong manok kasi masarap yung sangkot siyang mabuti. Dahil nawala ang lansa, nawala ang mga dugo sa loob. At nalutong maigi, yun ang masarap. Yung humihiwalay na yung karne sa manok, yun ang masarap talaga. So, yaan ko muna siyang magsangkot siya mabuti dyan. At tayo ay magliligpit. Ito palang sinampalukan ko mga darling. Mga hinaluan ko na kung anong gulay. At syempre, yung pampaasim. Kasi ganyan ako, kung ano ang available ng gulay ko, yun ang ginagawa ko para kay Little Darling. Then, para masustansya. Katulad nito, nilagyan ko siya ng Baguio beans, at saka ng cauliflower. Tapos, meron ako ditong, ano ba tawag dyan? Yung repolyo. Ayan. Hiniwa-hiwa ko na sila at hinugasan ko na. So, ayan mga darling, naghahalo-halo na lang ako. Kasi, ako, hindi ko na nasusunod yung mga gulay talagang nilalagay natin dito sa sinigang natin. Ginagawa ko kung ano yung available na gulay dito sa akin. Eh, yun ang ginagamit ko. Kasi masustansya naman lagi ang mga gulay, di ba mga darling? So, yun ang ginagawa ko. At mag-iintay na lang ako maluto ang ating sinigang. At kumain din naman na si Little Darling ng ano, ng yung niluto kong pagkain kagabi. So, para mamaya, pwede siya magmerienda dito. At makahigop siya ng sabaw na maasim. Kasi gusto niya lagi yung sabaw na maasim. Kaya, eto, may kanin at may sabaw na maasim tayo. At sinigang yun. Meanwhile. So, ayan mga darling. Habang nanonood sila doon, nilipitin ko itong mga in-order ko na Filipino goods dito sa bucket na maling na bili namin. Actually, gusto namin sana itong lalagyan na to para sa Christmas decors namin. Eh, mali yung na-order namin. Super liit pala. Ang gusto ko kasi yung malaki talaga na para siyang karton. So, nangyari, yeah, hindi. So, ito, i-arrange ko lang yung mga ano, yung mga Pilipino goodies ko para madali ko silang nakita. Hindi ko na sila hinahanap pa. Tsaka para less na rin yung mga karton dito sa bahay. Kasi nagtatry kami ni Papa na malinis na lahat na nasa isang lalagyan. Kaya lang, itong ang, di ba sinabi ko sa inyo doon sa nakaraan kong vlog na gusto namin yung nakikita at maayos yung mga Christmas decor namin. Eh, super liit pala nito. So, useless. Kaya, ayun, ito. Lagay ko na lang yung mga Pilipino product ko dito para madali ko silang mahanap. Makita ko rin kung anong laman. Kasi,
Hali kasi nung nabili, mali. Kaya, ayan, dagdag kalat dito sa bahay yung mga karton na to. Pero pang isa ditong box eh. Kaya, dami na mga Pilipino. Mga delata. Ang ube paborito ko. Ayan. Ube-ube muna tayo dito. Ayan. Tapos mga delata ko na San Marino. Gusto ko to eh. Ayan. Para nasa isang lalagyan na lang lahat ng Pilipino goodies. Ayan. Diba? Tapos mga kartong kasi ang dami. Diba? Ayan. Para madali ko na lang sila makita. Nakakapakinayang na hindi ko nangyari yung gusto ko kasi mali kami nang na-order. Wala, alam niyo naman, lockdown dito sa amin. So, walang mga tindahan bukas. So, hindi kami makabili ng gusto namin lalagyan. So, ayan, ito na lang para mapakinabangan, hindi masayang. Ayan, hindi pa rin tapos ang pagliligpit ni Papa. Si Papa pa rin. Hi! Liligpit pa rin kami mga darling. Ayan, yung mga books na may value, hindi na namin siya itatapon. Pero yung mga books na hindi na gagamitin, ayan, itatapon na ni Papa. Hi, Papa. Ito, is this, are you going to throw? Yeah. Okay, ito daw yung mga itatapon ni Papa. Ayan, mga books. Ay, ito ang mga isisave niya kasi may value pa daw yan. Ito yung mga hindi na namin pinapakinabangan, no, diba? Tatapon na natin yan. Ayan, mga darling, habang sila Papa doon ay nagtapon ng basura, tsaka si little darling natin, nalagay ko din dito yung mga books na gusto niyang isave kasi hindi naman namin itong ginagamit. Gusto na talagang isave ni Papa dahil nga doon daw sa parang value nung libro, which is, yeah, ito kasi yun yung parang classic na mga libro ni Papa. So, yan. Lalagay ko siya din dito para mapakinabangan din natin tong, ano, tong mga container na maling nabili namin. Yan. Kasi sayang naman. At para kahit papano itong mga books, hindi amagin at saka hindi para maalikabukan at hindi din hanapin. Nasaan yung libro na yun? Nasaan? Para kita din kagad. So, ayan. Lalagay ko siya dito. Tapos ilalagay namin dun sa attic namin para kahit papano. Tapos malalagay din ako siguro ng mga ibang books dito kasi may mga books din ako na nabasa ko na, na-enjoy ko na sila. So, ayan. Hindi na sila... Parang hindi ko naman din sila kay gustong basahin na ulit. Pero ayoko rin silang itapon. So, ilalagay ko sila dito. Sayang lang talaga itong mga containers na to kasi mali. Kung malaki lang talaga yung nabili namin, hindi ko na kailangan mag-isip ng ilalagay kasi sayang. But anyway, mga dying FTs, di ba mapakinabangan. Later that night. I have a visitor here. Hello. You did not shave. Ew. It was your long day today. Ew. Of course. Ay! Oy. You did not shave, William. No, ew. No. And of course, may dala na naman si William. Lalasingin na naman ako. Nagiging desperado na talaga. May dala si William na mga snacks dito. Oh, di ba? Oh, lumpia. Parang hindi naman ako Pilipino nito. Nagdadala ng lumpia. Ay, marunong ako gumawa niyan. But anyway. Thank you, William. Thank you. You have to shave next time, huh? Don't come to my house without shaving, huh? Ew! Diba yan, nagulunan naman ang bahay namin. Ayun sila doon. Habang ako nandito, nag-edit. Naman kulit. Ayun na. Na-miss si Jade at kanyang Uncle William. O, diba? Ay. A few moments later. So mga darling, habang sila ay doon ay nagaharutan, mag-enjoy ako sa beer na dinala ni William, oh, diba? Maya-maya muna kasi kailangan muna natin ng good state of mind habang gumagawa tayo ng video at nag-e-edit ako kasi may time ako ngayon, Friday. Mga darling nga pala, ang videos po natin ay uploaded from Monday. Malay, ulitin natin, from Saturday to Thursday. Except Friday po, wala tayong upload dahil ano niyo naman po, yan po ang time ko para ma-upload ko lahat ang video natin for the week. Para po, may mapanood po kayo. At kasi po, alam niyo na, nasa work ako, minsan pang umaga, minsan pang gabi. So, para at least naka-upload na po
Ready to upload na po. Na-edit ko na siya, i-upload ko na lang para po sa inyong lahat. At ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kulit-kulit na nila doon. Ayan, manonood ng movie. Ako ay mag-e-edit. At mamaya, titikman natin ang mga dilo nito ni William. 1 hour later. So mga darling, ayan, magluluto ako nung dinala ni William na... Oh, di ba? Nakita niyo na naman sa gandahan ko, di ba? And luto yung kilumpiyan din na ni William kasi nakaready na sila doon, tas dinner time na din. At ang ating little darling ay nagugutom na. So, iniinit ko uli yung sinigang. Sa lumamig na, madali lumamig, alam niyo na, winter time. So, kakain muna sila doon. Doon na kakain sila sa maliit na lamesa kasi nanonood sila ng TV doon. So, ako naman ay... nag-relax na din ako at nakapag-edit na tayo ng 4 na video at ready for upload na rin yun. So, abang-abang na lang mga darling. At maraming salamat po sa panonood nyo. Don't forget to like and i-share nyo na rin ang aking video kung may time po kayo. At hindi naman po kaabala sa inyo. Please po. Maraming salamat po sa inyo. So, magluluto na po ako. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, sana po makapag-subscribe kayo sa aking channel. At sa mga nandyan po at laging sumusuporta at nanonood, maraming salamat po. Habang ako ay nagluluto, magpapaalam po muna ako sa ating vlog for today. Magkita-kita po tayo sa susunod na aking vlog. Probably tomorrow or sa aking susunod na vlog. Bye!